Barangay Love Stories. May mga pinaghihiwalay na muling pinagsasama. Ikaw ka barangay, gaano ka kahandang magbigay ng ikalawang pagkakataon at magpatawad sa mga taong malapit sa puso mo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cha, 16 years old at taga Laguna. Avid listener na po ako ng Barangay Love Stories at umaasa po ako na sana ay mapansin ninyo ang kwento ng buhay ko na ipinadala ko sa inyong programa. At thank you in advance sakaling mapili po ninyong e-ere sa radyo. Gusto ko lamang po sanang i-share ang mga pinagdaanan namin ng Nanay Mariko sa buhay. Alam ko po na lahat naman tayo ay may mga malulungkot at masasakit na nakaraan. Lagi pong sinasabi sa akin ng nanay ko na balang araw lahat ng yon ay magiging alaala na lamang at darating din po ang sandali na mapapalitan nyo ng kaligayahan. Hindi ko pa po naiintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero hindi tumigil ang nanay ko sa pagpapaalala sa akin na kahit mahirap ang buhay naming dalawa, umaasa pa rin kami na magiging maayos ang lahat. At aaminin ko na malaki ang impluwensya ng mga paalala niyang yon sa akin upang hindi ko maramdamang kulang ako kahit na wala akong kinamulatang tatay. Nay, nandito na po ako. Oh, anak. Mabuti dumating ka na. Mano po, Nay. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? May lagnat pa po ba kayo? Wala na. Effective yung gamot na pinainom mo sa akin kanina. Ay, mabuti naman po kung ganun. Nag-aalala po kasi ako sa inyo, pero ayaw nyo namang magpaalaga sa akin. Ayun, buong araw ko kayong inisip habang nasa school ako. Ikaw talaga. Siyempre, mas importante pa rin ang pag-aaral mo, nak. Diba kamo may exam kayo? Nung isang gabi ka pa nga nagre-review eh. Kaya alam ko na mahalaga sa'yo yon. Pero mas mahalaga pa rin po kayo sa akin, Nay. Paano na lang kung may nangyaring hindi maganda sa inyo rito habang nasa school ako, diba? Hindi ko po makakaya kung pati kayo mawawala sa akin. Hindi ko po alam ang gagawin ko, Nay. Maayos na naman si nanay. Tsaka hindi pa ako kukunin ng Panginoon dahil marami pa akong dapat gawin. Isa na doon eh, ang igapang ang pag-aaral mo hanggang makatapos ka sa kolehiyo. Kaya nga kahit maganda kuba na ako sa pagtatrabaho, titiising ko, alang-alang sa'yo anak. Ay, nandun na po tayo. Pero huwag niyo naman pong paguri ng sarili niyo. Balita ko, hindi kayo kumakain sa tamang oras, tapos nagpapatuyo rin kayo ng pawis sa likod. Talagang magkakasakit po kayo niyan, Nay. Wala po ako lagi sa tabi niyo para paalalahanan kayo ng mga bagay na sinasabi niyo rin sa akin. Oh, tingnan mo tong batang to. Biglang ako naman ang pinagalitan. Hindi po ako nagagalit. Nagpapaalala lang po ako. Hindi ba sabi nyo, kahit alam na natin ang isang bagay, importante pa rin na may nagpapaalala sa atin? Kaya nga kahit nanay ko kayo at anak nyo ko, hindi po ako magsasawa o mapapagod na magsabi sa inyo, nanay. Mahal na mahal ko po kayo. Tsaka ayoko may mangyaring masama sa nag-iisa kong magulang. Nakakataba naman ang puso na marinig yung mga salitang yan mula sa'yo, nak. Napakaswerte ko kasi dumating ka sa buhay ko. Kung wala ka, sigurado nabaliw na ang nanay. Nay naman eh! Siyempre, mahirap na nga ang buhay tapos mag-isa pa ako. Ako rin naman po, masisiraan po ako ng ulo kapag nawala kayo. Kaya please lang po, sa susunod makikinig na kayo sa akin para hindi na rin kayo nagkakasakit. Baka po nakakalimutan nyo, nagkakaedad na po kayo. Naku, hindi ko naman nakakalimutan na tumatanda na ang nanay mo. Hindi pa naman ako ulyanin.
Saka huwag ka nang masyadong mag-alala. Tatandaan ko na ang mga sinabi mo. Promise yan. Sige, Nay. Noted po yan, ha? Ay, o nga pala, Nay. May dala po akong pagkain. Birthday kasi ng kaklase ko, tapos pinapunta ako sa bahay nila. Pinagbalot din po ako ng handa. Matutuwa kayo kasi may spaghetti dito. Sandali lang po, ha. Maghahain lang po ako. Naku, mukhang mapaparami ang kain ko nito. Tama po yun, Nay. Bumawi po kayo ng kain para lumakas po kayo kaagad. Papadudot, matagal nang hiwalay ang mga magulang ko. Wala pa ako noon sa mundo nang iwan ni nanay si tatay dahil nananakit ito. At bago pa siya nito mapatay ay naisipan na niyang umalis sa poder nito, kaso ay naiwan naman kay tatay ang nooy 3 taong gulang kong kapatid na si Ate Eileen. Hindi po alam ng nanay ko na ipinagbubuntis niya ako noon. At huli na bago niya yon nalaman. Kung tutuusin ay nalagay pa po sa alanganin ang buhay namin pareho nang lumabas ako sa tiyan ni nanay sa 7th buwan ng pagbubuntis niya. Tandang-tanda ko pa noon na na-ER ako at kinailangan niya ng malaking halaga para mabuhay lamang ako. Sa kabila ng lahat ay thankful pa rin si nanay dahil hindi kami noon pinabayaan ng may kapal. Sa pagpapatuloy po ng aming buhay, nangamuhan lamang po si nanay at madalas ay kasakasama niya po ako sa trabaho niya hanggang sa magkaedad ako dahil wala namang magbabantay sa akin. Kung hindi naman po siya magtatrabaho, pareho kaming mamamatay sa gutom. Kaya nga kahit doble yung hirap ay nagtiis po si nanay para maitaguyod lamang ako, Papa Dudut. Bilang anak ay walang araw at gabi na hindi ako naging proud sa tiyang may-ari rin ang maliit na kwarto na inuupahan namin. Kanina pa po kayo malungkot at nag-aalala dyan. Ano po ba kasing nangyari? Kasi naman, narinig ko ang mga kamag-anak ng namatay kong amo na sila na raw ang mamamalakad nitong tinitira natin, nak. Nako, natatakot lang ako dahil baka paalisin nila tayo. Bakit naman po nila tayo paaalisin, Nay? Wala naman po tayong ginagawa sa kanila. Tsaka yung amo niyo po yung nagpatira sa atin dito sa paupahan niya. Nandun na tayo. Pero noon yun, nung nabubuhay pa siya. Ay, anak, alam mo naman na sumasala tayo sa pag-aabot ng bayad natin ng renta rito, di ba? Pero pinagpapaumanhinan lang tayo ng namatay kong amo dahil naaawa siya sa ating magnanay. Kaso ngayon nawala na siya, baka paalisin na rin tayo rito dahil hindi tayo regular na nakakapagbayad ng renta. Hindi naman po siguro nila gagawin yun, Nay. Alam naman nila na mahirap pa tayo sa daga, tapos papaalisin pa nila tayo dito. Tsaka ngayon lang naman po tayo hindi regular na nakakapag-abot dahil nagkasakit nga po kayo, tsaka hindi po nakakapasok sa trabaho. Sana nga mapagpasensya nila ang sitwasyon natin. Nagsisikap naman tayo sa buhay na balang araw makakaahon din tayo sa hirap, nak. Kaya nga po nating dalawa. Pero bata ka pa, hindi mo dapat masyadong pinoproblema ang mangyayari sa hinaharap. Ang pag-aaral mo ang dapat na inaatupag mo. Pasensya ka na kung nakapagsasabi ako ng mga hinaingko at pangamba. Pero hindi ibig sabihin nun ipoproblemahin mo na rin ang mga bagay-bagay na dapat ako ang nag-aalala. Kung sosolohin niyo po ang problema at pag-aalala, mahihirapan po kayo, Nay. Kahit bata pa po ako, may muwang na po ako sa mundo. Alam ko po kapag malungkot kayo o may masakit sa inyo, pwede niyo pong sabihin sa akin ang mga kinakatakot niyo. Wala man po akong magagawa sa ngayon, at least gumaan po yung pakiramdam niyo. Alam mo, nak, tama ka. Medyo nawala nga ang pag-aalala sa dibdib ko kasi nakwento ko na sa'yo. Kita nyo, sabi sa inyo, kausapin nyo lang po ako eh. Kaya, Nay, huwag na po kayo masyadong mag-alala ha, dahil hindi po mangyayari ang kinatatakutan nyo. Hindi po tayo mapapaalis sa tinitira natin kasi makakapagbayad naman po tayo sa mga utang natin. Tama yun.
Bukas na bukas makikipag-usap ako sa kanila. Tapos mas dodoblihin ko pa ang sipag ko sa pagtatrabaho para madagdagan ang kita ko. Pero wag po kayong masyado magpapagod, Nay, ha? Aba, oo naman. Alam kong magagalit ka sa akin kapag nagkasakit uli ako. Hindi po, Nay. Magagalit lang po ako kapag pinabayaan yung sarili nyo. Papa Dudut, maswerte si Nanay dahil nakakatagpo siya ng mga taong may mabubuting puso na siyang kinakasangkapan ng Diyos para mapadali ang aming buhay. At isa na nga po doon ang amo niya na nagpatuloy din sa amin sa paupahang bahay nito para aming tuluyan. Kaya lang matapos nga po nitong mamatay ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga kamag-anak niya na angkinin ang properties niya. Kasama na po doon ang mga paupahan niya. At ang unang ginawa ng mga kamag-anak niya ay paalisin kami. Ang totoo ay hirap po kaming makabayad ng renta ni Nanay kaya pinag-inita nila kami at sinabi sa amin na hindi sila ampunan. Nang mga panahon na yon, kahit na anong pagmamakaawa ang gawin namin ay hindi nila kami pinapakinggan, Papa Dudut. Naiyak na nga lang kami ni Nanay habang isa-isang dinadampot ng mga damit at gamit namin sa lupa na pinagtatapo nila. Akala ko po talaga ay matutulog kami ni Nanay sa kalsada ng gabing yon, pero mabuti na lamang dahil tinulungan kami ng kaibigan ng namatay na amo ni Nanay na nakilala niya matapos nitong umattend sa burol noon. Sa awa ng Diyos, meron po kaming bubong na nasilungan at maayos na higaang tinulugan matapos kami nitong patuloyin at kupkupin sa bahay niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bukod sa pagpapatuloy sa amin ang kaibigan ng dating amo ni Nanay sa bahay nila, ay binigyan din po niya ng trabaho si Nanay sa pamamagitan ng pagbabantay sa tindahan niya. Hindi nga po nagtagal ay nakaipon kami ng sapat na halaga ng pera para makapagrenta ng kahit na maliit na kwarto malapit lang din sa pinapasukan ni Nanay. Walang hanggan pa rin po ang pasasalamat namin sa Puong May Kapal. Dahil sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na pinagdaraanan namin ay lagi pa rin po niya kaming tinutulungan. Kung kami lang kasi ni Nanay ay siguradong baka nasiraan na kami ng ulo dahil sa sobrang hirap. Nagsumika po si Nanay sa pagtatrabaho para matustusan ang pag-aaral ko at pagkain namin sa pang-araw-araw, Papa Dudut. Bilang gante ay nagsisika po ako para makapagtapos nang sa ganon ay maibalik ko lahat ng sakripisyo ng nanay ko sa akin simula bata pa lamang ako. Naniniwala ako na deserve niya yon. Matapos ang mga paghihirap na pinagdaanan niya sa buhay, mabuhay labang niya ako at madala sa mundo na ito. Tanging hiling ko lang po sa Diyos ay bigyan niya ang nanay ko ng mahabang buhay at mabuting kalusugan sa araw-araw. Nak, napakaswerte pa rin natin kasi meron at meron pa rin mga tao na kinakasangkapan ng Panginoon para tulungan tayo, no? Opo, Nay. Naniniwala po ako na merong Diyos na tutulong sa atin, lalo kapag kailangan natin siya. Pero hindi ko pa rin po mapigilang mapaisip. Tungkol saan naman, Nak? Kung bakit po merong mga masasamang tao. Katulad na lang ng mga kamag-anak ng namatay niyong amo na nagpalis sa atin dun sa tinitira natin. Hindi po ba sila naaawa sa atin? Wala na po ba talaga silang konsensya? Bakit kailangan nila tayong tratuhin na parang maruruming hayop? Ay, Cha, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo, pero wala na tayong magagawa kung ayaw nila na manatili pa tayo doon. Kung tutuusin, mas mabuti ang kalagayan natin ngayon eh. Nandun na po tayo, pero paano kung hindi tayo tinulungan ng kaibigan ng dati niyong amo, edi sa kalsada po tayo natulog. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin po ma-imagine na magpalipas tayo ng gabi sa kalye. Paano na lang kung may nangyaring masama sa atin doon, Nay? Paano na lang kung umulan ng malakas?
Wala po tayong masisilungan at magkakasakit po tayo. Hindi naman yun nangyari kasi kinaaawaan pa rin tayo ng Diyos. Pero naisip ko, sana matagal na pong naawa sa atin ng Diyos, Nay. Ano naman ang ibig mong sabihin, Nak? Ang ibig ko pong sabihin, sana matagal na po niya tayong tinulungan na magkaroon ng sarili nating bahay para hindi na po tayo palipat-lipat. Kasi kahit sanay na tayo sa ganun, nakakapagod pa rin po eh. Anak, nasa ating mga gawa ang katuparan ng mga pangarap natin sa buhay. Katulad ng sinasabi mong pagkakaroon natin ng sariling bahay, ang Diyos, patnubay natin siya at pag-asa para magpatuloy at magsumikap sa buhay. Saka imbis na questionin mo siya, dapat nga magpasalamat ka sa kanya kasi hindi natin naranasan yung sinasabi mo na matulog sa kalsada o mapahamak doon, maulanan at magkasakit. Mapalad pa rin tayo dahil nagpadala siya ng mga tao para tulungan tayo. Sorry po, Nay, kung masyado po ako nag-isip ng hindi magaganda. Ayos lang yun, Nak. Lahat naman tayo dumarating sa punto na madadaig ng mga problema. Pero lagi pa rin nating isipin na lilipas ang lahat. Meron at meron pa rin mga mabubuting tao na tutulong sa atin. Balang araw, gusto ko po ako naman yung tumulong sa kapwa ko kasi alam ko yung pakiramdam na nangangailangan. Mangyayari yun kapag nagsumikap ka at hindi mo kukwestiyonin ang plano ng Diyos sa'yo, anak. Oo, mahirap sa umpisa pero wala tayong hindi malalagpasan kapag kasama natin siya. Salamat po sa palaging pagpapaalala. Malaking bagay po yung mga payo nyo, lalo kapag nakakalimot ako. Ikaw din naman, lagi mo akong pinapaalalahanan. Saka, sino-sino pa ba ang magtutulungan? Tayong dalawa rin naman, diba? Opo, Nay. O siya, tama na nga tong usapan na to. Mabuti pa tulungan mo na ako maghain doon para makakain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong adobong sitaw, Nak. Talaga po, Nay? Naku, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko itataob yung kaldero! Papa Dudut, naniniwala pa rin po ako na likas na mabuti ang bawat nilalang ng Diyos. Kasi kahit mas marami yung mga masasama at malulungkot na balita sa telebisyon at social media, ay meron pa rin pong iilan na mababait at pilit na nagpapakabuti. Pero minsan kahit na anong pangaral sa akin ni nanay na lahat ng tao ay ganon o kahit papaano ay merong kabutihan sa puso, ay hindi ko po yun may apply sa sarili kong ama. Bata pa lamang ay lagi ko nang iniisip na masama siya. Kasi kung totoong mabait siya ay hindi niya hahayaang masira ang aming pamilya. Kung totoong mahal niya si nanay ay hindi niya ito paulit-ulit na sasaktan. Madalas ay naiinggit po ako sa mga kaibigan ko na binayaan ng mabuti at mapagmahal na tatay. Naitatanong ko sa Diyos, ano kayang pakiramdam na may tinatawag na tatay o papa sa pamilya? Lagi-lagi ko pong iniisip ang mga bagay na yon. Pero ayoko namang bumalik pa si tatay sa buhay namin dahil pakiramdam ko ay mas magiging doble ang pasakit na pagdadaanan namin ni nanay. Kaya lang ay mapagbiro ang kapalaran dahil isang araw ay bigla ko na lamang naabutan sa inuupahan namin ni nanay ang tatay ko, Papa Dudut. Siya. Siya, anak. Siya ang tatay mo. Hindi ko po tatay ang taong yan. Wala na po akong tatay, di ba? Anak, huwag mo namang sabihin yan. Kaya nga ako bumalik dito para magsama-sama na tayong pamilya. Nagkausap na kami ng nanay mo at nagkapatawaran. At ano po bang palagay niyo sa akin? Na ganong-ganong kadali kayong patawarin? Nay, bakit niyo naman po pinatawad ang taong yan? Di ba malaki ang kasalanan niya sa inyo? Nakalimutan niyo na po ba na sinasaktan niya kayo nung araw, kaya nga umalis kayo sa puder niya at nakipaghiwalay?
Anak, nakikiusap ako. Pakinggan mo muna ang tatay mo. Hindi na siya yung dating tatay mo na nananakit. Totoo yun, Tia. Nagbago na ako. At nagsisi na rin ako ng gusto dahil sa ginawa ko noon sa nanay mo. Walang araw simula nung umalis siya sa bahay natin na hindi siya sa akin hinanap ng Ate Ellen mo. Doon ko naisip kung gaano ako kasira ulo dahil hinayaan ko masira ang pamilya natin. Buti po, alam nyo! Tia, ano ba? Tatay mo pa rin ang nasa harapan mo. Huwag mo siyang bastusin dahil hindi kita tinuruan ng ganyan. Hindi ko po siya binabastos, Nay. Sinasabi ko lang po yung totoo. Hindi ko po talaga kasi maintindihan kung bakit bigla-bigla na lang siyang umeepal sa buhay natin. Masaya naman po tayo na wala siya, di ba? Kaya naman po natin. Nabuhay niyo nga ako ng kayo lang tapos bigla-bigla magbabalik siya para ano? Buuin yung pamilya natin? Hoy mama, para po sa kaalaman nyo, matagal na pong buo ang pamilya namin ni nanay. Kaya hindi nyo na po kailangan bumalik sa amin kasi kaya na po naming dalawa. Pinabayaan nyo nga po kami noon eh. Tapos bigla-bigla, maghahabol kayo ngayon? Sinabi kong huwag kang bastos! Marie, tama na yan. Anak, anak sorry. Tiyo, anak, ayos ka lang ba? Huwag kayong lalapit sa akin, galit ako sa inyo! Galit din ako sa inyo, Anay! Sorry, Nak. Hindi ko sinasadya. Kung gusto niyo magsama po kayo, basta ako, hindi ko pa matatanggap ang taong yan! Tia! Sandali! Kakausapin ko na lang siya kapag kalmado na siya. Ay, paano kung hindi niya ako matanggap? Paano kung hindi na mabuo ang pamilya natin? Huwag mo na lang munang masyadong isipin ang tungkol sa bagay na yun. Sa ngayon, bumawi ka sa anak mo. Iparamdam mo sa kanya na nagsisisi ka na sa ginawa mo at desidido ka na mabuo ang pamilya natin uli. Papa Dudut, sabihin niyo na po na masama akong anak dahil sa naging asal ko at pananalita sa tatay ko. Pero masisisi niyo ba ako? Buong buhay ko ay wala akong itinuring na ama tapos ay bigla-bigla na lamang na walang pasabi na magbabalik siya sa buhay namin ang nanay ko. Kung nasikmura siya ng nanay ko na patuloyin sa pamamahay namin, kausapin at ituring na parang bisita. Pwes, ako po ay hindi. Niayaw ko nga siyang tingnan sa mga mata at ayaw kong pakinggan ang mga sinasabi at pakiusap niya. Alam ko na may magsasabi dyan na tatay ko pa rin siya kahit pagbalik-balik ta rin kuma ng mundo. Oo, nandun na tayo sa hindi mawawala na magkadugo kami. At siya ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit ako nabubuhay ngayon. Pero ng mga panahon na yon ay nagbingi-bingihan po ako, Papa Dudut. Meron pa rin naman akong karapatang magalit sa kanya dahil sa mga pinaggagawa niya noon kay nanay. At meron pa rin akong karapatang kamuhian siya ng paulit-ulit kahit nasabihin niyang nagbagong buhay na siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nanay ko, Papa Dudut. Siya na nga itong ginawa ng masama ng tatay ko ay siya pa rin ang unang tumanggap at nagpatawa dito. Nang mga panahon na yon ay aaminin ko na kahit siya ay kinaiinisan ko. Hindi ko po kasi maintindihan kung bakit napaka-rupok niya. Hindi ko naman siya pinagbabawalang mag-asawang muli kung gugustuhin niya pero parang ang hirap tanggapin ang plano niyang pakikipag-ugnayan sa tatay ko. Malakas po ang paniniwala ko na nagbalik lamang si tatay sa buhay namin ni nanay para saktan lamang siya ng gusto. Marami po akong tanong noon, Papa Dudut. Tulad na posible ba na magbago ang isang tao at ma-realize niya isang araw kung ano yung mga kasalanan niya sa kapwa niya? Kung oo, bakit gusto niya pa ulit bumalik sa buhay ng mga taong nasaktan niya? Hindi ba niya alam na yung paghihiwalay nila ng landas ang pinakamabuting regalo niya para sa mga taong nagawa niya ng masama? Yun po ang eksaktong damdamin ko ng panahon na yon tungkol sa pagbabalik ni tatay sa buhay namin. At kahit na nga sabik na sabik akong mabuo ang pamilya namin kasama ang ate ko ay hindi mawala-wala ang takot sa puso ko na baka sa umpisa lamang masaya, tapos mas masakit pala sa dulo.
Hindi ka pa ba nagugutom? Nagluto ako ng paborito mong ulam. Nakahain na dun sa mesa. Okay lang po ako, Nay. Hindi pa po ako gutom. Tsaka kailangan ko po kasing tapusin tong assignments ko eh. Deadline na po kasi sa Makalawa. Ay, galit ka pa rin ba sa akin? Ay, Nay naman eh. Alam niyo naman po na hindi ko kayo kayang tiisin, di ba? Tsaka, hindi po ako galit. Naiinis lang po ako. Naiintindihan ko kung saan ang gagaling ang inis mong yan. At pasensya ka na kasi binaliwala ko ang feelings mo, anak. Tapos nasaktan pa kita. Hiyang-hiya ako sa sarili ko matapos kong gawin sa'yo yun. Kasalanan ko rin naman po kasi naging bastos ako. Tama po kayo nang sabihin yung hindi niyo ako pinalaki ng ganon. Kaya palagay ko dapat lang talaga nasampalin niyo po ako. Ikaw talaga? Hindi nga kita pinadadapuan sa lamok nung baby ka pa kasi sobrang selan mo kaya. Kaya pasensya ka na talaga, anak ha? Wala na po yun. Apology accepted. Pero Nay, ano po bang plano niyo? Sigurado na po ba kayo na may kipagbalikan kayo kay tatay? Ang sa akin lang naman po, paano po kung saktan niya ulit kayo? Hindi ko po siya mapapatawad pag nangyari yun. Nakikita ko naman sa tatay mo na sinsero siya sa mga sinasabi niya sa akin, nak. Alam mo ba nung nagkausap kami, humingi kagad siya ng tawad sa akin. Umiyak din siya at kulang na lang magmanikluhod siya sa harap ko. Inawat ko na nga lang kasi ayoko namang gawin niya yun. Oo, may kasalanan siya sa akin noon. Hindi pa rin naman mawawala yung takot sa dibdib ko na baka isang araw maulit-uli yung naranasan ko sa mga kamay niya kapag pinabalik ko siya sa buhay ko at sa pamilya natin. Kung mangyayari yun, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko lalo kung idadamay ka pa niya. Kaya nga nagdadasal ako sa Diyos. Humingi ako ng patnubay sa kanya kung tama ang desisyon ko na bigyan pa ng tsansa ang tatay mo para makasama natin. Sa huli, magaan ang dibdib ko, anak. Kaya alam ko rin na tama ang desisyon kong yun. Bukod doon, miss na miss ko ng ate mo, anak. Hindi ko siya nakita at nakasama ng mahabang panahon. Pero alam ko naman na hindi ko pwedeng ipilit sa'yo na tanggapin uli ang tatay mo. Mahalaga sa akin ang kapakanan mo. Nay, mahalaga rin po sa akin ang kapakanan nyo. At kung mas magiging masaya kayo sa second chance na binigay nyo kay tatay at sa pamilya natin, susubukan ko po na tanggapin siya. Nandun pa rin po yung alinlangan. Pero alam ko na sa likod po natin ang Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Kasi hindi naman niya tayo pinabayaan, di ba? Salamat, nak, dahil malawak ang pangunawa mo. Sobrang proud na proud ako sa iyo sa mga bagay na handa mong isang tabi alang-alang sa ating pamilya. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din po kita, Nay. At wala akong hindi kayang gawin para po sa pamilya natin. Papa Dudut, matapos po ang pag-uusap namin yon ni Nanay, ay aaminin ko na nahiya ako sa sarili ko at sa asal ko. Hindi naman po kasi talaga tama na hayaan kong mamayani ang galit sa puso ko, lalong-lalo na sa sarili kong ama. Hindi naman po talaga sagad sa buto ang galit ko sa kanya. Siguro ay mas nangingibabaw lang sa akin yung takot dahil ayoko nang masaktan muli kami ng nanay ko dahil sa pag-asa na mabubuo ulit ang aming pamilya. Pero mabuti pa rin po ang Diyos dahil pinatunayan niya sa amin ni nanay na merong mga pagkakataon sa buhay na ibinibigay kapag nararapat na ang panahon. At yun po ang pagkakabalikan nila ni tatay. Kitang-kita ko naman po ang effort ng tatay ko na makabawi sa amin ni nanay at mas maging mabuting padre di pamilya sa amin. Kaya kahit nasa pag-a-adjust pa rin ako ay hindi ko naman po tuluyang sinarado ang puso ko. Na balang araw ay mapapatawad ko na po si tatay at mabubuong muli ang pamilya namin nila nanay. Mahal,
sinuot ba ng anak natin yung bestidang binili ko? Oo. Alam mo, tuwang-tuwa nga si Cha nung binigay ko. Sabi ko galing sa'yo. Ayaw ngang bitiwan tapos panaiikot dun sa salamin. Gustong-gusto niya yung damit, mahal. Ang Ate Ellie niya pumili ng damit na yun para raw pareho sila. Naku, dapat pala isinama ko na rito ang kapatid niya para nakita na sila. Kaso, patapos pala ang klase ng panganay natin eh. Kaya bali ang mangyayari, dadaanan na lang natin siya sa eskwelahan mamaya. Ayos lang yun. Eh, hindi na ako makapaghintay na makita silang mag-ate. Cha, anak! Kanina ka pa dyan sa banyo ah! Hindi ka pa ba tapos magbihes? Sandali lang po, Nay! Mukhang kinakabahan ang anak mo. Narinig ko po yun, Nay ah! Wow, anak! Tama nga ang nanay mo. Bagay na bagay sa yung bestidang suot mo. Lalo kang gumanda. Tay naman eh. Nagsasabi lang ng totoo ang tatay mo, nak. Tiningnan mo na ba ang sarili mo sa salamin? Ang ganda-ganda mo. Kanino ka pa pa magmamana? Sa akin lang naman, di ba? Totoo po yan, Nay. Kasi pareho tayong maganda. Excited ka na ba sa labas natin, nak? Opo, Tay. Gusto ko na kayong makasama, pati si ate. Pero kinakabahan pa rin po ako kasi first time nating lalabas na isang pamilya. Nasanay po kasi ako na si nanay lang ang kasama ko eh. Huwag kang kabahan, anak, dahil pamilya mo kami. Kumilos ka lang na natural para maging komportable ka. Sorry ulit kasi kailangan mo maranasan na lumaking walang kinikilalang ama. Bukod dun, ang dami nyo ring hirap na pinagdaanan ng nanay mo. Ang totoo, hanggang ngayon, hiyang-hiya pa rin ako sa inyong dalawa. Laki na lang talaga ng pasasalamat ko sa Diyos dahil tinanggap niyo pa rin ako sa buhay niyo nang bumalik ako. Naniniwala ako na mabuti ang Diyos dahil binigyan niya tayo ng ikalawang pagkakataon para mabuo ang pamilya natin. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi sayangin ang pagkakataon na yun. Babawi ako sa inyo at gagawin ko makakaya ko para maging mabuting padre de pamilya. Anak, ang tagal kong hiniling na mangyaring araw na to. Gabi-gabi, bago ako matulog, lagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana makita ko na ulit ang nanay mo. Tapos nung malaman kong buntis pala ang nanay mo nung magkahiwalay kami, sobrang saya ng puso ko. Kaya nga na makita ko yung galit mo sa akin noon, nalungkot ako ng gusto. Pero hindi naman kita masisisi dahil karapatan mo yun, anak. Malaki ang pagkakasala ko sa inyo ng nanay mo. Nakaraan na yun, mahal. At nagkausap na kami ni Cha. Matalino ang anak natin. Naiintindihan niya ang sitwasyon. Tama po si nanay. Ang mahalaga po sa akin ngayon, mabuo po ang pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo, Cha. Mahal ko rin po kayo. Namin po ni nanay, Tay. O paano? Alis na tayo? Naghihintay ng Ate Ellen mo, nak. Excited na yun na makita kayo ng nanay mo. Tara na po, Nay. Tay, sunduin na po natin si ate. Papa Dudut, alam kong sinabi ko na hindi ko mapapatawad ang tatay ko. Pero iba pa rin po sa pakiramdam na walang sama ng loob at hinalakit sa sarili mong magulang. Hindi po madali yung process ng trust na ibinibigay ko kay tatay para tuparin niya ang pangako sa amin ni nanay na magiging mabuting padre de pamilya na siya. Pero sa abot ng makakaya ko ay sinusubukan ko pong umasa na mas magiging mabait sa amin ang kapalaran. At sa wakas ay tuluyan na kaming mabuo. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay masaya po ang aming pamilya ni nanay kasama sina tatay at Ate Ellen. Kaya nga, na-inspired po ako na mag-share sa Barangay Love Stories ng storya namin para kaaliwan at kapulutan ng aral ng ating mga kabarangay. Masaya po ang puso ko na magpatawad at masasabi kong magaan ang loob ko. Pero palagi pa rin po akong nagdarasal sa Diyos na sana'y bigyan niya ng guidance ang pamilya namin sa araw-araw. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa aling mapili po ninyo ang sulat ko and more power sa programa ninyo at sana'y marami pa kayong maibahagi na magagandang kwento. Ang inyo pong kapuso at ka-barangay forever. Cha. Barangay Love Stories. Love Stories.
Barangay LS 97.1 Number 1 Forever.